po sila when the man removed his jacket to reveal his nameplate. Ah, ano? Bantag. Oh, bantag. Ang nakasulat sa nameplate. As in General Bantag, Director General ng Bureau Corps. Imagine, akala na... May balahibo ko ah. ...nila magagalit si Sir Bantag dahil nga sa mga reklamo nila. But you know what? Sinabi ni Sir na meron na pong lunas ang inyong mga dinaan. Alright, magandang araw. Itong kwento natin ngayon ay isang personalidad na magpapatunay na napakabait naman pala nitong si DJ Bantag. Oo, sa katauhan ng page na ito kasi itong si ilan sa atin kilala itong si Manuel Boy Mejorada. Bagamat yung iba hindi pa, pero kung mapapansin natin, nagva-viral din yung kanyang mga videos dati, yung mga patutsada niya kay Kim Chu, kay FLM, at yung kay Franklin Drilon. So ito po kasi nagkaroon siya ng kaso na cyber libel, libel pala. I think tauhan nata ni Franklin Drilon ang nagkaso sa kanya. So ngayon ay nasa bilibid siya. Kung saan nandun si DJ Bantag nung panahon na yon. Ngayon, from time to time, active itong page na ito. Pero hindi po siya ang nagmamanage, kundi yung kanyang assistant. So babae po yung kanyang assistant dito. I don't know kung kaano-ano niya. Pero siya po yung nagva-vlog on behalf ni Manuel Boy Mejorada, na hanggang ngayon ay sineserve pa rin niya yung kanyang sentence due to cyber or due to libel. Ano? Ngayon, ito po siya. Kasi once in a month, binibisita niya si Manuel Boy Mejorada at naikwento niya kung paano pala ang galawan ni DJ Bantag or ng Bucor. At mapapatunayan niya dito, panoorin natin yung kanyang mga series of vlogs sa pagbisita kay Boy Mejorada sa Bucor. Ito po, panoorin natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa page ni Manuel Boy Mejorada. Sa lahat ng mga subscribers at mga followers niya, good morning. Naway nasa magandang mood kayo ngayong araw. Another kwentong bilibid na naman po ang isi-share ko sa inyo. Yan. Ito po ay mga personal experiences ko every time I visit Boy po. Napakabait pala ni Director General Gerald Bantag. Narinig niyo yun? Bureau of Corrections. Sometimes, nahihirapan din po ako sa mga pabago-bagong mga rules every time I visit. But I understand din naman po na every institution po, may it be public or private institutions, may mga rules po yan. So, tama. Kailangan na po natin mag-abay sa rules dahil hindi naman po siguro siya mahirap. And may mga reasons po kung bakit nila pinapatupad ang mga rules na yun. Yes, tama. Unang-una, nung October 2 meron pa yung mga guidelines, mga rules, restrictions ng dito nga sa COVID-19. So dito, ito pa yung bago sumiklab bago pa nangyari yung pagkapatay kay Percy Lapid. And then, I understand. Last week po, I was surprised when they told us na hindi na po pwedeng pumasok ang lahat ng mga sasakyan sa loob po ng New Bilibid Prisons. From BSEC po, meron po silang nakatalagang parking area sa Sunken Garden po. And from there, maglalakad na po kayo papasok sa loob kung saan kampo kayo dediretso. So, para sa mga hindi pa nakakapunta or nakakapag-visualize ang itsura ng Bilibid, hindi siya mismong doon mismo. Yung mga nakapunta ng PMA o sa mga ibang
kampo-kampo dyan. Pagpasok mo, halimbawa sa PMA, mahaba pa yung daanan eh, yung kalsada, papunta doon mismo sa opisina ng PMA eh. Ganon din sa Bilibid. Halos 3 kilometers yung dadaanan ng sasakyan bago doon mismo sa kulungan. So, ganon po yung sinasabi ni Madam na bagong rules ng Bilibid at that time, the next week, ay hindi na pwedeng pumasok yung sasakyan. Alamin natin kung bakit. Yes, I must admit na nagdulot po ito ng malaking inconvenience for us dahil ang RDC and Medium Security Compound po is more than 3 kilometers away from the main entrance of the new Bilibid prisons. So, eto na ngayon. Nagdadalawang isip ako whether I have to go on or umuwi na lang. But, ika nga, sabi nila, hahamakin ang lahat, marating ka lamang. Yes. Dito pa kami dumaan, bawal kasi yung pumasok ang mga tao sa loob. So, I started walking with a heavy heart. Umuulan pa kasi. So, alam mo yung ano, maglalakad ka ng 3 kilometers, umuulan. Mm. Pero, you know what? I was 300 meters away from the entrance. Meron pong dumaang isang habal-habal. And hindi po talaga ako nag-atigil. Pinarahan ko po talaga yung tricycle. And I asked Tabor kung pwede po akong sumakay kahit nasa medium security compound na po lamang. Thankfully, pumayag naman po siya na ihatid ako hanggang main gate ng RDC. And I learned na isa po pala siyang empleyado na nasa lunch break lang po. So, alam mo yun, yung feeling na you are desperate na, tapos merong taong handang tumulong sa'yo. And I really, malayo really eh. Thank you po. Kung sino ka man, nakalimutan ko na po kasi tanungin yung pangalan niya. Thank you so much po. Hindi ko kasi napansin if na ka-uniform siya or what. But yung naalala ko po, he was wearing a jacket and hindi ko rin po napansin kung ano ang color ng pants na suot niya. But anyway, thank you so much po. Babae po siya. Thank you so much po na pinasakay mo. Dati po, meron po kasing pumapasok ng mga habal-habal niya. But ito pong mga drivers, they take advantage. And nagalit si General Bantag nang nalaman niya na sinisingil po yung mga pasahero ng 150 pesos per head. So imagine, hindi nila nararamdaman o hindi nila alam na yung mga 70% ng mga nakukulong po ay wala po talaga. Walang-wala po eh. So, yun lang ang nakakadahil po sa kanila. And maybe may mga reasons din pong iba. Dahil po doon, pinagbawalan na po pati tricycle at mga habal-habal. Okay, so nung una, pwede yung mga tricycle, habal-habal na pumasok hanggang doon sa pinaka-main gate. Kaso, ginagawa kasi ng karamihan ng habal-habal at tricycle na ito, they take advantage. Eh, marami namang mga walang kakayahan din na mga, ano, lalo na yung iba kung, ano, yung na-frame up parang ganun, tapos mahirap lang, nag-take advantage itong mga habal-habal na sumingil ng 150. Nalaman ni DJ Bantag, nagalit, o binawal na niya. Nabumiyahin doon. You know what? Nung pwede pa kung pumasok ang mga sasakyan doon, ito, makinig ka sa kwento na to. Noong pwede pang pumasok yung sasakyan, itong kwento ni DJ Bantag. Kwento kay DJ Bantag kung bakit mabait siya. I really make it a point na pag may nadaanan akong mga naglalakad na dalaw, talagang pinapahitch ko po sila. Kasi malayo po talaga eh. And pag mainit pa, so yung hirap na dinadanas nila. Ayan, so mabait si Madam ha, kasi may imagine mo eh na papasok doon sa pinaka main gate, 3 kilometers pa yung dadaanan ng sasakyan at ng tao. Ngayon, pag meron siyang nakikita na papasok, may mga matatanda na dumadalaw kasi, makikita nyo mamaya,
hinihitch niya. So, pinapasakay niya hanggang doon sa main gate. So, malaking tulong po yun. Susunod na kwento, pakinggan nyo. Mapuntahan lang ang mga PDLs nila doon. Last Monday, kinuwento ko ng dalawang babaeng dalaw doon na habang naglalakad daw po sila papuntang RDC, meron pong dumaan na isang SUV. Tapos, nagulat po sila nang huminto yung SUV at bumukas yung window, sinabihan ko sila na sumakay. Sumakay. So, sumakay sila. Hindi nila alam kung sino yung nagpasakay sa kanila or kung sino yung nandun sa SUV. Akala po nila isang civilian lang po na nagmagandang loob. Opo, parang ikaw po na kapag ano, nagmagandang loob kayo. So, habang tumatakbo po yung sasakyan, nagre-reklamo po sila, kinukwento po nila sa nakasakay yung mga na-experience nila na naglalakad po sila. So, nagulat po sila when the man removed his jacket to reveal his nameplate. Ano? Bantag. Oh, Bantag. Ang nakasulat sa nameplate. As in General Bantag. Director General ng Bucor. Imagine. Akala na. May balahibo ko . Nila magagalit si Sir Bantag. Dahil nga sa mga reklamo nila. But you know what? Sinabi ni Sir na meron na pong lunas ang inyong mga hinain. Noong September 29, 2022, inilunsad ng Bucor Security and Escort Command or BSEC ang libreng sakay para sa mga dalaw na mga PDL na o diba, ang bilis ng action? Nakapiit sa medium security compound, minimum security compound, at sa reception and diagnostic center or RDC. And libre po yan. Yun. Mabuhay po kayo, Sir Bantag. Ito po muli si Peter Rubes. At abangan niyo po ang mga susunod na kwentong bilibid. Magandang araw po. Ano masasabi niyo doon? Sa mga nagsasabi na palpak at mamamatay tao daw si DJ Bantag. Kita nyo, may puso at meron siyang kaagad mabilisang action. May nagre-reklamo pero meron na palang solusyon. Hindi pa dyan nagtatapos. Ito pa yung sumunod niyang vlog. Panoorin natin. Libre sa kayo para sa mga. Let's see kung ano nangyayari doon. Ito. Getting ready. Dalaw tayo ngayon. It's my first time to visit Savoy after the inlunsad. Ito, masasabi ko na walang stage or hindi ito parang binayaran para mag-vlog. Kasi ano pa to, itong date nito, October 9, October 1, wala pa yung incident na nangyari. Oo, tingnan natin. After inlunsad yung university. Libre sa kayo para sa mga dalaw. Let's see kung ano nangyayari doon. Dumaan na ako ng shell para umihi and to get some food. So, samahan niyo po ako sa pagbibaliw. Samahan niyo po ako. Yung kahabaan ng papuntang Bilibid, yan muna yung babaybayin mo . Lalakarin mo bago sa pinaka main entrance. So, we have to park here. Dito mo papark. And then, I would have to walk all the way to B6. So, okay lang. Okay, bababa po tayo.
ikaw magpalis ka, mag-aano na po ako ngayon, pipila po para sa ano, pipila po. I'm here na sa waiting area. Nag-aabang po ako ng ano, ng bus. Ang tuwata. Ito yung maayos naman siya. Oh, narinig niyo, maayos. At least naging orderly na yung ginagawa. Orderly. Ito po ang... Ayan yung bus na libreng sakay. Shuttle na sinasakyan namin. Tingnan niyo po. Buti pinayagan nila ako. Nag-video muna. Oh, eto. Ipinagbabawal po ang pagpasok sa bilibid ng mga pribadong sasakyan bilang security measure upang mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando. Narinig niyo? Kayo na umaako sa? Bawal pumasok ang mga sasakyan dahil may mga kontrabando na nakakalusot. Ngayon, ano yung pinagsasabi ni Katapang na meron daw pumasok na isang truck para doon sa magdi-deliver daw ng in cans na Red Horse beer. O diba kalukuhan yun? Tignan nyo yung mga pumapasok, mga matatanda. Biruin na niya, lalakarin nila. Marami ang kinailangang maglakad dahil hindi na rin pinayagang magbiyahe ang tricycle at habal-habal. Sa mabuting palad, nasaksihan ni Director General Gerard Bantag ang kahirapan na dinadanas ng mga dumadalaw sa mga PDLs. Simula noong September 29, nagbigay ng libreng shuttle bus service ang Bucor upang ihatid at sunduin ang mga dumadalaw patungong minimum at medium security compound at sa RDC. Puting palad, nasaksihan ni Director General Gerard Bantag ang kahirapan na dinadanas ng mga dumadalaw sa mga PDLs. Simula noong September 29. September 29. Wala pa yung pagkapatay kay ano? Kay Percy Lapid kasi October 1 yun. May nagsasabi, October 9 naman itong upload. Oh, October 9. Eh bakit? Live ba to? Live? Hindi naman, di ba? Nagbigay ng libreng shuttle bus service ang Bucor upang ihatid at sunduin ang mga dumadalaw patungong minimum at medium security compound at sa RDC. Good job, di ba? Narinig ka agad ni DJ Bantag ang hinaing at pangangailangan ng mga bumibisita. Ibig sabihin, may concern siya sa mga tao. Nakikinig siya sa mga hinaing. Sana ganyan ang ating pangulo ngayon. Makinig ka sa hinaing ng taong bayan. Kailangan na po namin maghintay kasi po marami din ang dumadalaw. So, hindi matagal yung ano po, yung pag-antay namin ng bus. Siguro mga less than 5 minutes akong nakaupo at dumating na naman yung galing sa ano, sa RDC din. Mahina din. Maraming salamat po, Director Bantag. At mabuhay po kayo. End to end na po ang serbisyo. Wala nang lakaran ng 3 kilometro. At bilang isang regular na dumadalaw, maraming salamat po kay Bucor Director General Gerard Bantag. See that? Ano masasabi ninyo? Isa pa lang yan sa patunay ng isang ano,
isang mamamayan na nagpapatunay na maganda ang kalakaran at palakad ni DJ Bantag. Para siyang pangulo ba sa isang maliit na komunidad kung saan merong hinaing ang taang kanyang mga tao, pinagbigyan niya kaagad. Biruin ninyo, pinasakay niya yung mga nakikita niya doon na naglalakad. At kahit ang dami nilang hinaing, ano ba naman yan? Ano ba naman to? Hindi siya nagalit doon sa mga isinakay niya. Bagamat sinabi niya, meron na po tayong solusyon dyan. Baka kung iba yun, ano pa yung ginawa nila? Ngayon, mapansin ko dito sa page na to, October 18 yung last na upload niya. At ang kanyang title ay Pagbisita ng Pulis sa Tirahan ng Media, Nagdulot ng Pangamba. I can see na she is referring doon sa pagkapatay kay Percy Lapid. So makikita natin dito na medyo nagkikisimpatya siya doon sa pagkawala ni ka Percy Lapid. Ang tanong dito, no, bakit after nito, wala na siyang vlog? Nagtataka lang ako, wala na, oh. Ano na ngayon? January na, 2023 na. Hindi kaya pinatahimik ito? Kasi yung vloggings niya, pro-Bantag eh. Kumbaga, hindi naman sa pro-Bantag kasi itong vlog niya nga ito, sabi ko nga, wala pa yung pangyayari. Pero dito talagang na-appreciate niya itong gawain ni DJ Bantag. Particular dito pa lang sa libreng sakay na ibinigay. So yun lang, ano, gusto ko lang ipakita na ganito pala kabait. Paano pala pag, alam mo yun, kasi hindi naman lahat ng tao nakita ito eh. Kaya kailangan pa natin, siguro sa mga iba pang mga tao dyan, pag yung mga karanasan naman ninyo sa Bucor na pagbisita at kung ano man, sana i-share nyo naman para naman kahit papaano mabigyan natin ng justice, kumbaga, na hindi yung ginagawa nila Remulia na pinagkaisaan talaga si DJ Bantag. Yun lamang ho, maraming salamat.